What is up guys, Papi Chulo here at kasama natin ngayon, si Jirin. Teka lang Papi Chulo, sino ba si Jirin? Ah, teka wait, let me introduce her to all of you guys. Okay, so na-meet nyo na si Jirin. And for today's video, we are going to do a full review of the FKM 3GP aka Jirin. So, sa mga hindi pa nakakaalam, si Jirin is our newly owned personal sport bike. Kakabili pa lang namin sa kanya and 2 week old pa lang si Jirin. So maraming nagtatanong, bakit daw FKM 3GP ang binili namin? Bakit daw hindi R15, CBR150, GSX-R150, RC200, or 300SR? Sasagutin natin yan at the end of this video. So, ano nga ba ang engine specs ng FKM 3GP? It is powered by 292cc displacement, water-cooled, fuel-injected, single-cylinder, 4-stroke, 4-valve, 6-speed gear transmission, siyempre, dual overhead cam na kayang mag-produce ng 28.7 horsepower at 8,750 RPM at 25.3 Nm of torque at 7,250 RPM. May bigat na 166 kg, 17 liters fuel tank capacity, perfect na perfect for long ride. Full-colored touchscreen TFT display, pero di ko alam kung bakit siya touchscreen. Kasi itong outside buttons lang naman yung napipindot and not the entire screen. Naka-auto-adjust na rin pala yung TFT niya guys. Nagda-dark siya kapag madilim and nagwa-white naman kapag direct yung araw or maliwanag. LED na rin lahat ng ilaw. Meron itong galit na headlight. Siyempre with daytime running light. At super sexy brake light and tail light. Yung signal light niya guys is medyo tago kaya hindi rin siya basta-basta tago yung saan-saan. Meron din itong adjustable rear set. Kabilaan na siya guys, left and right. Pwede nyo i-adjust yan based sa preference nyo. Naka gold upside down forks na rin yung suspension niya sa harap and adjustable monoshock suspension naman sa likod. Naka underbelly exhaust na rin siya para sobrang mag-stand out yung kanyang single-sided swing arm na lalong nagpapaganda and nagpa-sexy kay Jirin. Meron na rin siyang mudguard sa ilalim. Pero mas maganda kung magkakabit pa rin kayo ng radiator cover kapag meron ng aftermarket kasi currently wala pa. Ang mga gulong naman nito is CST tires na may sukat na 150/60/17 sa likod and 110/70/17 naman sa harap. Ground clearance niya is 160 mm kaya walang problema sa humps or lubak, may angkas ka man o wala. Seat height is 785 mm, mas mataas lang ng 5 mm sa 300SR na may 780 mm. Tsaka sobrang daming corners ng motor na to guys, kaya lalong naging aggressive tignan. Samahan mo pa ng single-sided swing arm, underbelly exhaust, eye-catchy color na neon green, mababang handlebars, at sobrang sungit na front view. Wala na, finish na. Maganda rin yung braking system ng 3GP guys, plus naka ABS na rin siya harap at likod. Nakakadagdag rin ng angas yung mga gold accessories ng 3GP guys, tulad na lang itong gold reservoir, gold brake lever, yung gold front suspension, and yung gold bar end niya, which is hindi ko pa kinakabit kasi nga sobrang sike papasok sa amin. Sasabit siya kapag papasok ako, kaya I decided na lang na huwag na lang muna ikabit. Okay, so pakinggan naman natin guys yung stock exhaust ni Jirin.
So yung stock exhaust ng 3GP is passy. Gantong-ganto yung gusto kong tunog ng exhaust eh. Yung bumbo tapos may singaw sa dulo. Lakas na sport bike talaga. Pero syempre iba pa rin talaga yung tunog ng 2 to 4 cylinder na sport bike. Pero ito at least goods na. Feel mo talaga na naka-sport bike ka. Okay, so ano nga ba yung tsura kapag nakasakay ang isang average Filipino height? So as you can see, I'm 5'4 tall and makikita nyo naman medyo tiptoe ako. Pero manageable naman kasi di naman ganun kabigat ang 3G. So ito na nga, bakit nga ba FKM 3GP ang binili namin instead of R50, CBR150, GSX-R150, RC200, or 300SR? Unang-una syempre is yung price. For only 155,000 pesos may sport bike ka na. 300cc na rin to compare sa other sports bikes within its price range, 150 to 200cc lang. Tsaka for only 155k, nakakasingin side yung swing arm ka na. Sakto pa, diba? Yung rear seat pa nito, adjustable. Akala mo, aftermarket, pero stock rear seat pala. Yung underbelly exhaust pa, sobrang bassy. Kaya dahil dun, tunog big bike talaga siya. Dahil nga sa laki ng butas ng pipe. Tapos sporty na sporty pa yung tindigan mo dito dahil na sobrang baba ng handlebars. Naka TFT display ka na rin compare sa other sport bike na digital LCD panel pa rin yung gauge. Plus, very unique pa yung pagkakadesign sa kanya. Wala kang makikita ng ganyang sport bike na ganyan kaangas na front view. Syempre, ang laki pa nung fuel tank capacity kaya di na maya mapapagas lalo na kapag long ride. Siguro yung cons lang dito sa motor na to is sobrang init dito banda sa tangin niya guys. Maluluto talaga yung mga egg silog natin dito lalo na sa long ride. Medyo may kababaan yung windscreen niya, sana man lang tinaasan na nila para super goods na yung aerodynamics lalo na kapag naka-attack position na tayo. Yung side mirror niya na hindi foldable, kailangan i-unscrew muna bago mo matupi yung side mirror. Saka wala siyang grab bar guys, kaya no choice si OBR kundi yumakap or humakawak mismo sa mismong tangke. Ayun pa pala, mahirap rin maganap ng paddock stand lalo na for single-sided swing arm. Problema ko rin yung maliit niya na font sa gauge kasi alam niyo naman malabo yung mata ni Papi Chuli. Tsaka ayun, mahirap masiraan ng gulong lalo na yung likod kasi limited lang naman yung mga shops na may kayang magayos at magbaklas ng naka-single-sided swing arm. So, I think yun lang naman so far yung mga na-encounter ko dito kay Jirin. Di ko rin pa masasabi sa inyo guys kung ano yung top speed ng motor na to kasi first time ko palang magdadrive ng may clutch. So, nangangapa pa ako. Kaya wala muna tayong top speed. Pero so far, ang top speed ko palang is 50 km/h. So, that's it mga Papi Chulo. Hopefully, may natutunan kayo on this video and sana samahan nyo kami ni Jirin sa journey namin habang in-explore namin dalawa ang isa't isa. Kung nagustuhan mo tong content, please consider giving us a like. Pakishare na rin ito guys para mas lalong dumami ang magka-interest not only on the 3GP but also on the FKM. Dami nilang solid bike na nilalabas for very affordable price. Huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel para always updated ka sa upcoming contents natin with Jiren and Range syempre. Okay, so hanggang dito na lang mga Papi Chulo. Tuloy-tuloy lang sa pagkaya, di pwedeng sumuko, bawal ang mapagod. Peace out. Thank you.
Ayan. Ganon ka, ganon ka, tas apakan dyan sa apakan sa bakan. It was at this moment that he knew. He fucked up. Uy, uy, uy! Ulikam! Kala ko na gandik, kala ko na pili.